Welcome back sa akin channel. Kung makikita nyo, ako pati na rin ang aso ko ang dudumi namin at ang dudungis namin. Dahil po kakakain lang nila at syempre playing time, nagplay ng tubig habang umiinom. Ayan, ang dudumi namin kasama na rin ako. So gustuhin ko man na isama sila sa video ito. Inichapera ko muna sila kasi nalilimutan kong magsalita kapag andyan sila kasi nga gusto nila maglalaro kami. So hinihingi ko yun ang pasensya kung ano man ang aming kaitsurahan. At ngayong araw na ito, mag-share ako sa inyo tungkol sa pagbili ng chow at sa presyo nito. Pero disclaimer muna, hindi ko hinihikayat na bumili kayo ng chow chow o ng pure breed na aso. Ito ay para lamang sa may mga gustong mag-alaga ng chow chow at binibigyan ko kayo ng idea sa presyo nito. Magkano ba ang chow chow? Pure breed ba? May papel ba? Iyan ang ilan sa mga katanungan na madalas aking nababasa kapag nag-i-inquire sa akin ng chow chow. So, hindi naman ligid sa inyo na nagbi-breed ang lolenyo ng chow chow. Alam nyo mga be, ang chow chow nagre-range ang presyo niya sa 20,000 pataas, may kasama na yung papel, at 15,000 pababa, walang kasamang papel. Pero kalimitan, may mabibili kang 15,000 na lalaki na may papel. So ayun, paano po malalaman kung pure breed ba ang chow chow na aking nabili o ang aking bibili? Nakadepende po ba ito sa papel? Alam nyo, hindi po nakadepende sa papel kung masasabing puro ang chow chow na iyong bibilin o iyong nabili. Meron tayong mga breeder na nagbebenta ng walang papel pero okay naman yung quality. At saka hindi po batayan ang papel. Halimbawa, may papel nga ang iyong chow chow pero iba naman ang itsura. Yun kasi po sa ngayon, sa panahon ngayon, nadadaya na po ang papel. Hindi po kasi naghihigpit kapag nagre-register po ng API. So nadadaya po. At meron talagang minsan nakikita nila nagrereklamo na fake yung papel. So ayun, at ang chow-chow kasi isa sa mapapansin mo sa kanila, violet yung tang. Hindi rin po doon basihan kung pure breed po ang chow chow kapag violet ang dila. Kasi po, sa chow chow, kapag spotted ang dila, may tinatawag po tayong fault. Para po yung katulad sa tao, may tao na isinilang o may baby na isinilang na may diprensya, ganun din naman po sa hayo, may isinisilang po na may diprensya. At sa chow chow, ang tawag po namin dyan, fault. Yung mga spotted o yung hindi nabuo ang pagka-violet ng dila. So, hindi po yun ang basihan. Kung pure po ba ang chow, makikita at makikita mo din naman yun. At tulad na sinabi ko, ang chow chow may iba't ibang itsura. Pero nakasanayan po natin silang tawaging bird type at lion type. Pero kung tutusin, wala pong bird type, wala pong lion type. May mga, ito po ang mga itsura ng chow chow. Meron pong round, wide, flat, pointed, long, very long, at chow spitz. Ayan po, kung makikita nyo dyan nyo makikita ang iba't ibang itsura at saka size ng inyong alagang chow o ng inyong mabibiling chow. So ayun, pwede naman kayong mag-google na itsura ng mga chow bago kayo bumili ng chow chow. At syempre, makakabili kayo ng murang chow sa mga breeder. Pero hindi po lahat ng breeder ay matapat. Kasi meron po mga breeder na ang pinaiiran na lang ay ganito, nawawala na po yung ganyan. Nawawala. Isa po yun sa mga nakakalungkot pag usapang pagbibri. Meron kasi mga breeder na hindi na tinitingnan kapakanan ng kanilang aso, kundi puro ganito na lang. So, ayun. Meron naman mga breeder na talagang namimili pa rin ng kanilang pagbibilhan or pupuntahan ng kanilang mga alaga, katulad ko. Sabihin nyo mang maarte o hindi, ako namimili ako ng pupuntahan ng aking mga alaga. Kasi ayoko nang sila ay sa una lang aalagaan. Gusto ko sila hanggang sa mawala sila, naalagaan sila ng maayos. So, ayun. Kasi minsan, talaga namang nakakasakit sa damdamin kapag napakinabangan na, ini-itsupera na lang. Kasi marami pong breeder na ganyan. Sa pormero, pag napapakinabangan, ayan, sige, alaga, kapag na hindi na pakinabangan ang ginagawa, ibinebenta, ayoko nang ganun. Kahit yung aking mga aso ay tumanda na sa akin, okay lang. So, ayun, makakabili kayo ng ganun. At sana naman,
do sa mga gustong mag-alaga o bumili, sana hindi lang sa umpisa niyo aalagaan yan. Dapat sana alagaan niyo yan hanggang sa tumanda ang inyong aso. Kasi yung mga memories na kasama niyan, isa yun sa mga minsan nakakaiyak talaga. Nakakaiyak na ano, madalas nakikita ko sa mga group ng mga kapwa ko breeder na benta sila doon, benta ganun, benta ganyan. So, at pinakaayaw ko sa lahat yung swap kasi meron nag-aalok ng swap at meron nagpapaswap. At mag-iingat kayo kasi minsan yung mga ganong klase hindi pure yung kanilang, nakikita ko hindi pure yung kanilang binibenta o sinuswap. Kaya talagang pipiliin nyo yung breeder na inyong tatanungin at inyong ano. Marami namang breeder dyan na as in kita mo na quality yung kanilang mga alaga. So ayun. Makakasave ka pa kasi pwede mong mabisit yung kanilang kennel house. So, makikita mo doon kung masigla ba yung aso o kung walang sakit ba yung mga aso. Kung healthy yung kanyang mga alagang aso, makikita mo doon. At least doon, magiging kampante ka na kung ang aso mo makukuha ay galing sa malinis na lugar. At ito, ano naman, isa sa pumapatay sa mga tuta ay ang parvovirus. Kapag hindi malinis ang kennel house o ang pinagmulan o ang pinaglagyan sa kanila, pwede silang makontaminate ng virus na yun. So, ayun. Kaya isa yun sa iningatan. Ang turok naman, kahit may turok, pwede pa rin dapuan ang iyong alaga. So, ayun. Kaya talagang kailangan malinis at maingat. Sa ngayon, yun na lang muna ang aking i-share sa inyo. Marami sana akong gustong sabihin, pero naisip ko, gawa na lang siya ng bukod na video tungkol sa pagbibreed, pati tungkol sa mga papers. Ayan. Doon ko sasabihin lahat-lahat, at saka yung mga natuklasan ko, at saka yung experience ko, at saka yung income ko. So, ayun. Doon ko sasabihin. Kaya sa ngayon, maraming maraming salamat sa mga nagsusubscribe. So, see you on my next video.